ganap nga ay samahan nyo nga akong pumunta ng palengke. 8:30 nga ito ng umaga kaya medyo mainit na. Sobrang dalang ko nga pumunta ng palengke maliban na lang kung may bibili na ako mga importante. Bibili nga ako ng pangpasalubong sa mga bisita naming darating. Para naman may maiuwi sila. Dahil yung nagpunta kami sa kanila, ang dami din nilang pinauwi. Siyempre, nakakahiya din naman kung wala kaming mapapauwi sa kanila. Kaya ang naisip kong ipauwi ay mani at pakwan. Mabuti na lang at nakahanap kami ng mani. Madalang kasi talaga ito. Tsaka baka wala sa Bulacan nito. Meron man siguro pero mahal na. 5 takal nga yung binili ko. Naghahanap din ako ng pipino na kulay green pero wala akong nakita. Mas masarap kasi yung green na pipino kesa dun sa isa. After ngang magtakal ni ate, kinukompute niya na kung magkano lahat. Muntik ka ng malugi ate, tsares. Nakalimutan ko ngang magdala ng eco bag. Pag nabutas tong plastic ng mani, isa-isa kong populutin, shoot. Kailangan ko alalayan yung dulo para hindi bumigay yung plastic. Sabi nila, bawal daw ang plastic pero nagkalat pa rin naman, tsares. At shout out nga kay Brolio na kasabay ko na malengke. Nakakita nga ako ng malaking papaya, sana all malaki. Binili ko na nga rin yung pinakamalaking papaya ng tinda ni ate. Sabi niya, matamis daw kaya naman binili ko na. Sana lang ate, nagsasabi ka ng totoo. Sabi niya, isoli ko daw pag hindi matamis. Naniwala naman ako kay ate, kaya naman pati pakwan, bumili na rin ako. Dahil nakalimutan ko nga magdala ng eco bag, ayan papahirapan ko yung sarili ko, shoota. Nakita ko nga yung batch ko dyan, si Catherine, kaya kunyari hindi ako nahihirapan. Pero hindi ko na rin kinaya kasi sobrang bigat din talaga. At wala nga atang balak si Nano na tulungan ako. Mas natutuwa ata siya, nakikita niya ako nahihirapan, tsares. Paglabas nga namin ng palengke, nakita namin itong mga nagtitinda ng pakwan. Huminto nga muna ako para makabili ulit. Dahil nakita ko malalaki siya. Kasi laki ng hinaharap ko, are. Nakasabay ko nga rin dyan yung tita ko. Binabarat na nga namin si kuya, baka ibigay ng mura. Pero sabi niya, wala na daw bawas yun. Joke lang naman yun, alam ko din naman kung gaano kahirap magtinda. Nagbabakasakali lang naman din kami, baka makatawad, tsares. Nakwento ko nga din na meron din kaming pakwanan. Pero sabi ko, maliliit pa. Kontakin ko daw sila kapag nag-harvest na. At sila nga daw yung papakyaw. Nauubusan na nga ako ng kwento kay kuya. Pero siya, ang dami niyang mga to. Gusto pa niya ata ako na lang magtinda ng mga pakwan niya, tsares. At nagpaalam na nga din ako sa kanila hanggang sa hindi na nga ako talaga nakatawad. Isa nga lang yung nabili ko dahil nakabili na ako sa loob ng palengke ng dalawa. After nga nun ay dumiretso ako dito sa Goldilocks. Bibili nga sana ako ng assorted na tinapay. Kaso malapit na siya ma-expired. Kaya hindi na lang ako bumili.